Hello San Pablo, Marlon Magtibay here at sumasa inyong isa na namang edisyon ng Hashtag Break It Down. Mga kaibigan, sa isang pambihirang pagkakataon ay magkakaroon ulit tayo ng feedbacks episode. Ito po ay kaugnay po ng nakaraan nating episode kung saan tinalakay ho natin ang tungkol sa nalalapit na paglunsad ng GMA Network sa kanilang digital TV receiver na GMA Afford the Box. Ito muna mula kay 001 Delight. Ang sabi niya ay, too bad, that box has EWBS but no BML plus data casting unless it was tested on ABS-CBN DTV channels like Teleradio, which is the only channel which is decrypted, and to show Info Plus at Afford the Box. And the only thing that they want is no CAS or conditional access system and USB multimedia player plus recorder, aka GMA TV minus. Oh, yun ha. Itong viewer na to ang nagsabi niyan eh. Pero para may paliwanag ko, tulad nga ng naikomento niya, dahil nga sa sitwasyon ng ABS-CBN kaugnay ng kanilang isinusulong na panibagong prangkisa, kung gumagamit po kayo ng ibang digital TV receivers, ang makukuha ninyong channel mula sa panig ng ABS-CBN ay Teleradio lang. Kasi nga, yung ABS-CBN at yung Sports and Action ay nadamay ho sa pag-shut off ng transmission. Dulot nga po ng katatapos na prangkisa nitong May 4. Okay, maraming salamat sa iyo, 001 Delight. Roxas TV, walang kalutoy-lutoy boss yung review mo. Puro lang dada, dapat tinesting mo para mas maintindihan namin. Dami na nga ng magagandang review, sa iyo lang yung pangit. Well, gusto kong i-reiterate sa iyo at sa mga nanood sa akin, lalo na yung mga nag-dislike, hindi po yun review video. Bagkos ito po ay initial impressions ko, lalo na sa mga developments na ginagawa ng GMA Network sa mga nakalipas ng araw na may kinalaman sa digital TV. Nakita ka bang unboxing? Wala, di ba? Inilabas pa kami product. Wala, di ba? Kaya nga initial impressions eh. Pero if given a chance na ako ay mabigyan ng Afford the Box, ay malugod kong tatanggapin yun at magbibigay ako ng initial at partial review. Bakit partial review? Mamaya sasabihin ko sa iyo. Again, initial impressions yun, okay? Mula kay Marvin Nardo, review ba to o paninira sa GMA? Please do a review, boy, kung ikaw mismo merong GMA Afford the Box on hand at na-try mo. Again, hindi po ito, yung nakalipas na video ay hindi review video, kundi initial impressions. Wala nga unboxing. Wala nga unboxing hong naganap eh, di ba? Isa pang comment kay Inisha Alfaro, walang kwenta yung review niya. Dapat may Afford the Box ka din. I will be glad na mag-unbox at mag-review ng GMA Afford the Box kung meron akong hawak. Diba? Mano ba naman yung ano? Yung mag-sponsor kayo ng 888 pesos worth of GMA Afford the Box na as of this recording pala ay maglo-launch yun officially sa June 26, that is Friday, within or baka sa loob ng programang Wawa Win. At kaya naman sa inyo, maliit pa lang tong channel na to. Baka gusto nyo magbigay na lang. O nga naman. Maraming salamat sa mga comments nyo pa rin anyway. At dahil dyan, next comment tayo. Galing pala ito kay Ryan Petey. Just wait for it. Meron yan for sure. Soft launch pa lang naman. Madali na lang yan if ready na silang i-broadcast kasi mag-re-scan ka lang, hindi ka nabibili ng bago. Aside sa channel lineup, may ibang features naman ng Afford the Box na walang iba. Ang black box mo ba may multimedia player or record feature? Wala. So kailangan mo pang bumili ng bago if magkakaroon sila ng bagong features tulad ng Afford the Box. Yun, maganda ang punto ng sinabi nitong nag-comment na to. Kasi nga, ang advantage nga naman ng Afford the Box kumpara sa TV Plus, ang TV Plus kasi, it's just a merely digital TV receiver. No more, no less. Samantalang ang Afford the Box, yung USB niya may pakinabang dahil may kakayahan itong mag-read ng pictures, mag-play ng music at mag-play ng video. Maraming salamat sa yung komento, Ryan P. Team. Next, eto mahaba to mula kay Hi James. This is my reasons why this is gonna fail pertaining to GMA Afford the Box.
Not to hate GMA. Reasons. Number one, bakit ba ako bibili ulit ng digital box samantalang meron na ako? I'm pretty sure most naman may TV Plus ay may built-in multiplayer sa TV nila. Alam nga nangang ang hirap kumita, kaya ba't pa ba ako bibili? Number two, entertainment is super important. Like I said, kahit ilang channel ang ilagay nila, pero generic naman ang palabas nila, it's gonna fail. Most lang naman ang maganda nilang palabas ay from foreign countries. Ah, hindi ko mapagkakaila na kung merong dominant na foreign content na pinapanooran ngayon ng mga tao ay yung mga Asian novelas. Speaking of foreign content, marami po sa mga feedbacks mula doon sa YouTube video ng GMA tungkol sa rescanning hanggang sa mga fan pages, sa mga group pages involving GMA ay naghahanap ng content na may kinilaman sa kids or sa anime. Ako, masasabi ko, kung imposible man sa GMA na gumawa ng anime channel, at least gayahin nila yung konsepto ng Yay kung saan 5 oras or at least 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.5 hours straight from 3:30 PM hanggang 10 PM ay nakafocus sa Japanese anime. Number 3, late na sila ng 5 years. Meron pa kayang bibili kung nakabili na sila? Well, tulad ng nasabi ko dun sa last episode, hindi pa man officially nilulunsad ng GMA ang Afford the Box sila. Marami na po ang nakabili ng kanilang digital TV receivers. Kita naman sa mga pictures na kumakalat sa social media. I'm still hoping na may channel sila like Movie Central, kasi most kasi ng foreign Hollywood movies na pinapalabas nila ay super fresh at maganda naman. Pag merong channel silang ganito, dun lang ako mangyayengganyo bumili ng Afford the Box. Mapapansin nyo naman na focus ko ang entertainment kasi yun lang ang gusto ng tao. Okay, may edit siya. Kung hindi man encrypted yung channel sila, then hindi na lang ako bibili. Yung iba sinasabi, bakit pa ako bibili ng GMA Afford the Box kung hindi naman encrypted at kaya namang i-read naman sa iba pang mga TV box devices, lalo sa TV Plus. Ayun, ganun. Kung halimbawa naman, sabihin ng NTC na papayagan ng NTC ang encryption, ibig sabihin, kailangang mag-encrypt ng GMA ng mga channels nila, at upang mapanood natin yon, kailangan bilhin yung Afford the Box. Same goes doon sa naging sistema ngayon noon ng TV Plus. Ito, hindi ko alam kung sasakayin kayo sa akin o hindi. Sa tingin ko, binili ng mga tao ang TV Plus dahil sa content na ibinibigay nito. At yun nga po, yung mga encrypted channels, mostly sa Cinemo, Yay, at Teleradio, at maging doon sa iba pang channels, doon sa isa pang frequency. Kung mangyayari na papayagan ng encryption at dumating ang shut-off ng analog sa 2022, end of the year 2022, at tatlong channels lang ang ibibigay ng GMA, at wala doon yung channel na gusto kong panoorin mula sa kanila, it's useless for me na bilhin yung Afford the Box. Yun yung sinasabi ko doon sa nakarang episode. Kapag nangyari nga yung encryption at wala naman silang kids or anime channel yung GMA, anong magkukumbinsi sa akin para bumili ng Digibox, di ba? Maraming salamat, hi James, sa iyong comment. Next naman, kay Jeff09 Scott. Hindi pa po siya na-launch, kaya wait po tayo sa mga hindi pa available ang ibang channels. Again, June 26 sa programang Wowaway ng official launch ng GMA Afford the Box. At hindi ako umaasa na kung may mga ibang channels na ilo-launch ang GMA regarding that, ay hindi pa yata darating na sa Friday. Siguro, kung pero man madagdag, it will become years later. Comment naman mula kay Roldan Oliveros, bebenta yan kung may anime at sports channel. Unlikely siguro sports channel. Ginagawa na ho yan ng ABS-CBN, lalo na sa SNA, sa channel sa analog UHF channel 23, at sa kanilang Liga channel sa Sky Cable. At of course, nandiyan ang TV5 at saka One Sports. Kaya mukhang ano, wala sa isip ng GMA na gumawa ng ano ng sports channel. Again, anime channel or kids channel na may anime content, baka pwede pa. Ito naman yung isa pang comment mula kay John Philip Ramos. Halata naman against ka sa Afford the Box. Di masyadong balance ang break it down mo now. Ulitin ko po sa inyong lahat,
ako po ay open na open sa ideya ho ng digitalization ng television sa Pilipinas. Gusto ko lang pong maging maliwanag sa ating lahat yung mga atas o patakaran ng National Telecommunications Commission regarding nga po sa digital TV, lalo na sa issue ng conditional access system or mga channels na encrypted. Kung ganon, napapayagan ng NTC yung encryption, kung nag-exist pa rin yung ECTV Home Super Digibox na ginawa ng Solar, kung sa TV Plus, nagbayad tayo ng 1.4 or 1.5 dahil sa content na nandoon, malamang handa akong magbayad ng 3,000 at magbayad ng 1K every year para doon sa content naman na ibibigay ng ECTV Home. Lalo na yung kung hawak pa nila dati yung NBA at lalo na kung hawak pa nila yung Aniplus Asia. Siguro, dahil nga sa content, handa akong magbayad ng ganung kalaki para lang ma-enjoy ko yung mga entertainment. Pero kung sa lagay ng GMA, pasensya na po kayo kung yun lang naman ang may bibigay ninyo sa mga kapuso viewers nyo. Siguro, sa kanila, siguro, bibilhin nila. Gawa ng, syempre, 888 pesos. Kayang-kaya naman bilhin ng lahat yan eh. Pero, kung content finder kayo, kung naghahanap kayo ng content, baka at encrypted na yung, at magiging encrypted yung mga channels, baka hindi ko yun i-consider na bilhin. Hopefully po, sa pamamagitan nga ng episode na to, ay siguro mas naging maliwanag po sa inyo yung aking saloobin regarding nga sa isinusulong pa rin ng Pilipinas, hindi lang ng GMA, hindi lang ng ABS-CBN, kundi ng buong Philippine television industry regarding sa digital TV. Niyayaya ko po kayo na panoorin nyo po ulit yung previous episode ko ho, na ang title ay Is It Afford the Box? Upang marinig ninyo yung aking initial impressions. Once again, if given a chance, kung ako po ay mamagbibigyan po ninyo na bigyan ng GMA Afford the Box, I will be glad na mag-unbox at bigyan ng initial review tungkol dito. Once again, kaya sinabi kong initial review or partial review, gawa ng tingin ko, wala pa sa full potential ang GMA regarding sa digital TV. Dahil nga isang channel pa lang ho ang inilalabas nila sa digital TV, which is Heart of Asia. Sakalang ako magbibigay ng full review kung lahat ng potential ng GMA sa digital TV ay nailabas na. Pero kung tatlo lang, hindi ko alam. Basta ano, if given a chance, yon. Bigyan nyo ko ng Digibox. Again, kasi maliit lang naman yung channel na to. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa Anime Kabayan YouTube channel as we reach 362 subscribers. Yan, maraming salamat po. Hikayatin nyo po ang inyong mga kaibigan, mga kabag-anak, mga classmates at sino man ang makakilala nyo online, offline na panoorin yung aming mga content, mag-subscribe din po kayo upang kahit papano may makuha naman kayong kapakinabang. Hindi lang po entertainment, kundi kahit papano nakapagbigay po kami ng informasyon. And with that, sumpain nyo ang isa na namang edisyon ng hashtag Break It Down. Marami pong salamat sa inyong panunood. And as always, mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Ako po, si Marlo Magtibay, logging out. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa akin. And that's how I break it down. Break it down, yo!